Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizen SSS pensioners. Updated lang po tayo sa pag-apply ng AKOP ngayong 2021. Sa pagbubukas ng SSS ng AKOP o Annual Confirmation of Pensioners ngayong October 1 hanggang March 31, 2022, maraming mga senior citizen SSS pensioners ang nagulat at nalungkot dahil nahihirapan sila mag-asikaso ng SSS AKOP nila ngayong 2021 dahil marami pong pagbabago sa guidelines nito. Ngayon po, updated po tayo at marami na po tayo nababasa sa mga comment at dito sa social media. Excuse me po. Dahil marami na po mga senior citizen SSS pensioners ang nalaman na po nila ang iba't ibang paraan kung paano ipapadala ang kanilang mga dokumen ng AKOP sa mga SSS branch. Dahil mas pinili po nila ang drop box o via drop box o paghulog ng mga dokumen sa pinakamalapit na SSS branch via drop box. Ang SSS ay naglabas ng tatlong paraan para sa mga SSS pensioners kung paano nila ipapadala ang kanilang mga dokumento na AKOP sa mga SSS branch. Una na dito, via email corporate ng mga SSS branch. Kumbaga, ipapadala nyo sa kanilang email address online system. Pangalawa po, via courier system. Ito po ay ipapadala nyo via Lalamove, Grab sa kanilang pinakamalapit na address ng SSS branch. Pangatlo po, ito po ang pinakamadali at mas pinili ng mga SSS pensioners para hindi po sila mahirapan ang paghulog ng kanilang document via Dropbox sa pinakamalapit na SSS branch. Yes po, base po sa ating mga nakikita dito sa social media, marami na po mga SSS pensioners ang natapos ang kanilang AKOP sa pamamagitan ng paghulog via Dropbox sa pinakamalapit na SSS branch kahit ngayon pa lang simula ng unang linggo ng pagbubukas ng AKOP. Alam nyo ba bakit mas pinili ng ibang mga SSS pensioners na via Dropbox na lang o ihulog sa pinakamalapit na SSS branch ang kanilang mga nakumpleto na AKOP documents? Dahil po, kung pipiliin po ng isang senior citizen na isend ang kanyang mga dokumento via email address ng SSS branch, mahirap po ito dahil gagamit po siya ng online system. Una po, ipapaprint niya po ang mga form. Pangalawa po, ipapa-scan niya pa po ang mga form at ilalagay niya po sa USB. Hindi po masyadong gamay ang gantong mga patakaran ng online system para sa mga AKOP documents. Kaya po, mas maganda po para po sa ating mga senior citizen pensioners, piliin po natin ang via Dropbox. Napakadali lang po. Narito po sa picture ang mga dokumento na kailangan nyong asikasuhin. Madali lang po. Apat lang po ang kailangan nyong asikasuhin. Una po, ang AKOP form. Tatlong pages po siya. Pangalawa po, i-xerox nyo po ang inyong valid ID. Pangatlo po, ang inyong self-declaration form para sa mga survivor pensioners. At ang pang-apat po, ang ganitong litrato po ng kailangan nyo pong i-comply. Isang litrato na kuha ang background ng TV news na updated po. O kaya isang dyaryo na kita po ang updated na petsa. Kapag nakompleto nyo na po ang lahat ng mga dokumentong ito, ilagay nyo po sa isang envelope. Isulat nyo po sa labas ng envelope AKOP compliance at inyong pensioner's name. Napakadali, nasa loob na ng envelope ang inyong mga dokumento. At ang gagawin nyo na po, pumunta na po kayo sa pinakamalapit na SSS branch at ihulog lang po sa drop box doon. Napakadali lang po. Bakit pa po kayo pipili ng ibang paraan kung mahihirapan naman po kayo? Para po sa ating mga SSS pensioner na hanggang ngayon sa kasalukuyan ay nahihirapan dahil hindi nila gamay ang online system, huwag na po kayo mag-alala. Via Dropbox na lang po natin hulog ang lahat ng AKOP documents po natin. Dahil base sa ating pagsisiyasat sa mga komento dito sa ating social media, marami na po ang natuwa ng mga senior citizen dahil ganun lang po kadali na ihulog ang kanilang AKOP document sa pinakamalapit na SSS branch via Dropbox. Maraming salamat po at patuloy ko po kayong i-update. Ito po ang pinakamadaling paraan kung paano nyo ipapadala sa SSS ang inyong AKOP documents. God bless everyone!